Hello guys, so dami nagtatanong sa akin kagabi tungkol sa mga game style. But anyway, bago ko simulan yan, don't forget to like and follow. Tapos kung may oras kayo, bisitahin nyo na din yung TikTok shop natin, dyan lang sa profile natin. So anyway, ano nga ba yung game style? So hindi yan yung style na nasa isip mo. Tsaka paano palitan yan? So yan yung sa game settings. Tapos kapag bumaba ka, may makikita ka dyan na game style. So ang tinatanong nila, ano daw bang pinagkaiba ng simulation, default, tsaka casual? Actually, tinanong lang talaga nila yung default tsaka simulation, pero sama na din natin yung casual. Ang pinapalitan ng game style is yung tendencies. Nga pala guys, yung mga naghahanap ko ano yung controller ko, nandito din, rewind nyo lang onte, 2K16. And, but anyway, going back to the game style, so yun yung mga game style natin pwede mong palitan. Me personally, ang ginagamit ko, simulation na game style. So explain ko yan bakit. Pag sinimulan mo tong NBA 2K, by the way guys, mga highlights natin yan, kalaban natin, old team natin, yun nasa background. Yun, pag sinimulan mo tong 2K, ang default talaga, syempre yung default. So naka-default game style yan. So ang default game style, ito yung medyo parang arcade version. Yung parang pag naka-perfect release ka, sobrang taas ng percentage na makapasok. Actually sa PC version or sa current gen, o dun sa mga lumang 2K na din, pag naka-default ka, tapos nag-perfect release ka, sure ball yan. Sa NBA 2K20 Mobile lang naman parang may bug, diba? Yung hindi pumapasok yung perfect release, kahit green. Tsaka, pagka naka-default game style ka, mas madaling makashoot. Mas madali din makaposter, dunk ng dunk yung mga player mo. Basically, mas madali lahat kasi nga para siyang arcade version. Basta gawin mo lang ng tama yung mga animation. Sure ball siya, makakadunk siya, basta tumatakbo ka papuntang ring. Mataas yung percentage. Yung casual gaming naman, medyo mas madali siya na version ng default. Kasi yun nga yung para sa mga casual, syempre para ma-enjoy mo. Tapos yung simulation naman, yung simulation, ito yung medyo mas mahirap. Actually yung iba hindi nila nararamdaman yung pagkakaiba. Pero sa simulation kasi, hindi siya masyadong ano, yung mga tendencies medyo mas mababa. Kasi kung naglalaro kayo sa PC version ng NBA, may mga tendencies yan na tinatawag. Kunyari pag tumatakbo ka pupuntang rim, gaano ba kataas yung percentage na magdadunk yung player mo? May mga ganun kasi dyan. So pag naka-simulation ka, mababa yun. Mas mababa siya dun sa default at saka sa casual. So medyo mas humihirap yung laro. Tapos yun nga, parang nagiging totoo siya. Kasi nga sa totoong buhay naman, hindi naman dunk ng dunk yung mga player, ba? Diba? Tapos pag may tao sa ilalim ng rim, hindi ka makakadunk basta-basta. So yun yung pinakaiba ng simulation. One more thing pa yung ano, yung hindi ka ganun ka sure ball, mahirap maka perfect release sa PC. Pati din naman sa NBA 2K20 Mobile. So para sa akin, ang pinakamaganda dun sa tatlo na yun, lalo na pagka matagal ka ng gamer o matagal ka na naglalaro ng NBA 2K, pinakamaganda talaga simulation. Kasi talaga magkakaroon ka ng challenge, tsaka nagkakaroon ng random. Mga random possibilities. Kasi minsan kahit parang ang ganda na ng bitaw mo, hindi pa ganun ka perfect yung release, hindi pa pasok. So kaya kung naghahanap kayo ng challenge, simulation talaga pinakamaganda. Pero kung gusto nyo naman na yun, laro-laro lang, default at saka casual pinakamaganda dyan. Lalo na kung nagpa-practice ka pa lang sa mga animation. So yun lang guys, kung meron pa kayong mga tanong, comment lang kayo. And don't forget to like and share the video kung nagustuhan nyo. Thank you so much guys.